Magandang umaga, Pilipinas! Nagbabalik pa ang Panahon TV. Masaya ang pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon, lalo na kung makakaiwas sa mga sakuna gaya ng sunog. Kaya para sa ating kaligtasan, narito ang ulat ni Cathy San Gabriel. Na lang, Pasko na naman. Marahil marami sa atin ay abala na sa paghahanda. Pero ang masayang okasyon, may kaakibat na mga panganib na maaaring mauwi sa sakuna. Isa sa mga panganib ngayong Pasko ay ang sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, karamihan sa naitatalang sunog tuwing Kapaskuhan ay dahil sa electrical overload o faulty electrical wiring. Sa panahon po kasi ng Kapaskuhan, marami po tayong mga bakasyonista, marami pong pumupunta sa malls, sa mga simbahan, di ba? So lalo na po dito pagka dinadagsa yung places of assembly like churches, hotels, malls ng mga tao, lalo po nating pinapaalalahanan ang lahat ukol sa pag-iingat sa sunog. Pabala ng BFP, maging maingat sa pagbili ng Christmas lights. Tiyaking ito ay may ICC sticker na ibig sabihin ay ligtas at aprobado ng DTI. Siguraduhing akma sa lokasyon ang dekorasyong gagamitin. Ibig sabihin, ang Christmas lights na panloob ng bahay ay huwag gagamitin sa labas. Ilayo ang Christmas lights sa mga bagay na madaling masunog tulad ng mga papel o kortina. Ang mga pailaw na hindi gawa sa LED ay nagiinit at maaaring pagmulan ng sunog. Patayin ang Christmas lights kung aalis ng bahay o di kaya'y matutulog na. Siguruhing hindi maaabot ng bata ang saksakan ng Christmas lights. Maaari nila itong paglaruan at maging sanhi ng pagkakuryente o ng sunog. Huwag manigarilyo o maglagay ng kandila malapit sa Christmas tree o anumang palamuti. At huwag mag-overload sa mga saksakan. Ang pagdiriwang kailangan sabayan din ng pag-iingat. Isang maligaya at ligtas na Pasko sa inyong lahat. Para sa Panahon TV, ako si Cathy San Gabriel.